So what's up mga kumag, I'm back ang inyong online judge, walang iba kundi Judge Jinan. Okay guys, ito na yung panghuli sa second batch na review natin sa 1 minutes. So kung babalikan nyo yung channel natin or kung re-reviewin nyo or i-scan nyo yung channel natin, yung first batch natin, yung first 3 ng 1 minutes, tapos ito yung pangalawang batch. Then yung last batch is kapag kompleto na yung remaining 4 battles dito sa 1 minutes. Okay? So, yung second batch natin, nasa channel na rin natin yung dalawa. Check nyo na lang. As ito na yung panghuli sa second batch. Freak versus Fernie. So, alam ko, sulit din yung battle na to. Sulit, solid din yung pinakita ng dalawang MC na to sa event na to nung 1 minute. So ayun, wala na akong masyadong sasabihin, magda tayo masyadong mag intro dito. Umpisa na natin to kasi ito na yung last day for the month of April, ba? Diba? So May 1, sobrang dami pa kasi I'm planning, no, parang nagkaroon ako ng another thoughts. Kasi diba nga sabi ko sa inyo, April, May, June is magbibigay tayo ng mga battles. Magre-review tayo ng mga battles na sa mga, galing sa notebook natin na request nyo. Diba sabi ko nga sa inyo. Pero, sabi ko rin sa inyo, isisingit din natin dito yung mga unwatch battles. Yung mga tournaments battles. So, I think, kailangan ko nang panoorin yung mga remaining battles sa PSP. Yung lalo na yung hindi ko naabutan nung PSP QC. Meron kasi akong hindi napanood doon. So, yung mga, especially yung mga tryouts. So, parang gusto ko na siyang panoorin for the month of, sa darating na month ng ng May. Pero, tignan natin, no? Kasi isisingit pa rin naman natin dito yung mga request nyo. Pero, yun. Sobrang fully packed talaga ng buwan natin palagi. Every month, sobrang solid. Kaya, at yun, palakas pa ng palakas ang hip-hop. Pucha, sobrang saya ko na naging part ako, no? Naging part tayo na usapang bara, usapang flip-top, usapang rap battle. So, classic. Sobrang classic na. So, konti pala yung community natin sa ngayon. Pero, sabi ko nga sa inyo, foundation to. And, babawi ako sa inyo soonest. Okay? So, Freak versus Fernie. Huwag natin patagalin. Let's go. Tig isang minuto to, 16 na bara, pakinggan natin unang banat. Fernie. Let's go. Fernie versus Prick, parang boxer versus brief. Tuklas ni Arik daw tong old school, nabibigyan kong manong hits. Oh, old school, at alam kong yan ay wide na angle. Pero pag ako nag-pin down ng arrow, mala Apollo, may tatamaan ako na ankle. Diba? Si Fernie lumaban na to sa sa sudugan. Ang kalaban niya ata that time si One Lazy. Siya ba 'yun? Si One Lazy ba 'yun? Basta meron ako na review na battle ni Fernie at alam ko sa sunugan 'yon. Hindi ko lang alam kung sino 'yung, hindi ko lang matandaan kung sino 'yung kalaban, pero alam ko na review ko 'yon. 'Yon. Vintage. Gusto nyo? Classic na battle para thrill? Pwes pagtapos ng isang shot, papaluin tong halilibir. 60 second massacre. Kasi Prick tsaka Fernie, ngayon mini-mix mo, puro shot ang aabutin netong dinidisco. 60 second massacre ang aabutin neto ni Pratman. Parang suntok ni Tyson lang kay Fraser kasi may tutumba sa round 1. Sabay sa pato sa mukha, ganyan ako magbigay ng jumpman, pauuwiin tong formalin na may formalin na fragrance. Ha? Isang unang bara pa lang to. Isang minuto ay bitin. Dahil itong babanatan ay bigay lang, di na kailangan pambilin. Unang bara at pahinga natin. Okay, sa round 1 medyo hindi pa ganun ka-effective yung mga linya ni Fernie dito. So yun, pasok yun, swak yun sa isang minuto. Pero sa effectivity medyo hindi pa ganun pumapasok yung mga punchline or haymakers ni Fernie sa round na yun. Yun lang.
Nagpainit lang ako sa sunugan! At hindi na para elaborate kung paano ako tumunaw ng yelo hanggang nag-evaporate. Champion ka doon, kaya ka nandito? Sobrang sagad na exaggerate! Ako lasing at nag-trip lang noon, pero agad nag-accelerate. Flip top na to! Sa wakas, may nagpaypay na rin sa panggatong ko. Ba't ba kasi ang tagal mag-chat sa akin ang taong to? Nang tuluyan ang maihaw ang hilaw na gagong to. Di ko na pinag-isipan kung paano gagawin yung kabaong mo. Kasi diretso kang cremate. Matapos makaranas ng 6-degree burn ang yung dead body. Dahil sa dalakong style na may temperaturang pang Death Valley. Mashed is hot like a furnace compared to furnace. Na nakakapaso din naman, parang bagong timplang kape, in fairness. Tang, at yung nangyayain ko sa lamay mo, walang biskuit kasi best ito. Buti na buksan na ng arsonistang si Frigg itong bestie nyo. At kung sino man sa inyo magpapakita ng pakikiramay, pwestigo! Kasi lahat kayo madadamay, parang wildfire sa pwestigo! Bupok! Okay, so sa written skills, nakita natin or napakinggan natin na nakamulti yung Frigg, no? So yung rhyming skill niya, rhyming skills niya is mas okay compare kay Fernie sa round na yon. May specific part lang naman. Hindi ko naman sinabing buong round ni Frigg is nakamultis, pero may specific lang na siguro sa gitna yon or 'di ba? So ganun. Pero round 1, I think I can define, 'di ba? Or I can parang malabo pa yung round 1. May mga linya sila na hindi ganun ka-epektibo. Pero props kay Frigg, nagustuhan ko lang yung rhyming schemes niya or rhyming skills niya. Nagustuhan ko yun compared dun kay Fernie. Kung written yung pagpapasihan, I think pareha silang medyo hindi pa ganun tumatama. So I think kulang pa yung nakita ko sa round 1 para makapag-decide kung kanino ko ibibigay ito. So I think bibigyan ko ng tabla to sa 7 puntos. Hindi ko pa makita kung saan lumamang si Fernie. Hindi ko pa makita kung saan lumamang si Frigg. Hindi ko makita kung may mga flaws si Fernie. Hindi ko makita kung may mga flaws si Frigg. So I think yung round 1 tabla muna. So I think kailangan natin mapakinggan muna yung 2 para makita natin or ma-define natin kung ano yung difference ng dalawa. Ang barat, pakinggan natin! Ano yung slang rhyme? Hoy Noel! Nunoy lang palayaw mo sa inyo, ha? Huwag kang umaas ng smart porkit Inglesero. Alam namin, sa call center ka sumisweldo. Kasorse Rizal at Bonifacio. Yung reference na ibabangga. Nakakahiya! Panibanggit ka ng bayani sabay alipin ng Banyaga sa sarili mong bansa. Kaya paano naging patriotic tong si Boy Computer kung ang tanging gawain ay umagahin sa pagiging troubleshooter ng mga foreigner sa kanilang mga nabiling sirang subwoofer? Ha? Ano, basic lines? Pero alam mo anong hulog? Call agent, laging puyat, kaya bibigyan ko to ng tulog. Magpalakas okay. Ka ng buto, uminom ka ng Alpine. Pag ako rumadyo ng 5-9, mapuputukan ka ng carbine. Oo, matagal ka na nagtutugma, pero di mo kaya si Fernie. Iba yung veteranong rapper lang sa veteranong battle MC. Ayun, kumonekta na si Fernie sa part na to. Mas naging effect, lalo na yung ender ni Fernie sa round 2. Eto, tangin na, gusto ko yon. Yung veteranong M-Battle MC. So, para sa akin, na-close ni Fernie nang maayos yung round 2. Ang ganda rin ng content, ang ganda rin ng mga linya niya. And masasabi ko dito na kumukonekta na. Nag-uumpisa ng kumonekta si Fernie dito in terms of direct punches, no? So, yung para sa akin, yung returns ni Fernie sa round 1, sa round 2 is direkta yon lahat kay Frigg. So, I think, Fernie, unti-unti na nakukuha yung pinaka-momentum niya. Kasi sa round 1, medyo hindi nangangapa pa. Sa round 2, ito, nakukuha na niya. So, pakinggan natin si Frigg kung
mapapantayan niyo yung performance ni Fernie. Okay? Pakinggan natin. Tangilan to, masyadong Capric at ni Looney. Mm. Feeling times for mag-multi. Hindi ko na yun sinabi dito, yung about dun sa Looney. Kasi nung sabi ko nga sa inyo, na-review ko na si Fernie sa Sunugan. And sa pagkakatanda ko, nasabihan ko na si Fernie doon na parang kaboss niya si Looney mag-perform. So, ayun, ni-reveal, I think nung laban na yon meron namang angulo about dun sa, yung style nga niya is pang, parang Looney. So, ayun. Kaya di ko na sinabi dito. Ito, masyadong copycat ni Looney. Feeling times for mag-multi. Pareho lang kayong may NIE sa dulo ng pangalan, pero wala kang capital L, kaya lugi. Ako, pangarap ayos at hairline namin ay magkasing taas. At sa daan ay magkasunuran lang ang aming bakas. Sa katunayan, taong 2005, old school man ang pinanggalingan. Nakatutok sa pisara dahil pagsusulat ang pinagbalingan. Buong atensyon ay nasa guro. Pagliban sa klase, pinagpaliban. Walang nakaligtaang takdang aralin, kaya di pinagalitan. Kahit kapos sa budget, walang bagsak na subject. Sa sobrang galing ko kasing gumawa, ang tawag doon special project. Upuan laging row 4, katabi wales, bunot, pantakot. Pero taas agad gamay kung may katanungan, panis lahat pagsagot. Mga kapwa estudyante na busog ang bulsa pero kumakalam ang mga utak. Di kasi nakikinig sa makabuluhang talakayan kaya walang alam ang hinayupak. Hindi sinusulit, pag may pagsusulit, puro pangungopi sa katabi sa lise. Kaya sigurado, mataas na grado, ay maaabot niya, sangkalabit lang kasi. Baon ko pangarap lang, uniforme na pinaglumaan dahil natutong magdaanin sa forma, ay hindi naging hadlang upang makasampa sa entablado para sa kukuhaing diploma. Kabilang man sa pinakamababang section, taglay naman ang pinakamahalagang leksyon upang maipakita ang bagong version ng sarili na pang-honorable mention. Kasi aral! Looney mo mukha mo! Sige. Okay, so sabi ko, titignan natin yung performance ni Freak kung papantay yun sa naging performance ni Fernie sa round 2. Pero it turns out na masyadong pinalawak ni Freak yung verses niya dito. At hindi na yun masyadong tumatama kay Fernie. O sabihin natin hindi na yun tumama kay Fernie kasi statements, no? More on statements yung naging round 2 ni Freak. Parang nag-ano lang siya dito, nag-express lang siya, kinagkwento lang siya. So, yung punchline, haymakers, medyo hindi natin narinig sa part na yon. So, 1 and 2 ni Freak, I'll go for the same score, 7 points. Pero si Fernie, ibang level yung round 2 niya. Sabi ko nga sa inyo, nag-start ng kumonekta si Fernie sa, sa round na to. So, I think, pwede ko siyang bigyan ng 9 or pwede ko siyang bigyan ng 8. Pero ayun, dahil nga bitin yung isang minuto para sa mga ganitong klaseng bitin talaga yung pakikinig natin kasi isang minuto nga lang kailangan nilang siksikin doon. Pero props kasi yung skills na makapagsiksik ng maraming bar sa isang minuto is sobrang galing nun. Pero sa score, actually, hindi ko talaga alam kung bibigyan ko ng 9 or 8 si Fernie. Pero kung titignan natin, masyadong malayo yung round 2 ni Fernie para kay Freak. Eh. Diba? Kung 8-7, diba? So, for formality, I'll go for 9 for Fernie. Kasi tinignan ko na lang yung performance ni Fernie sa round 2, sa performance ni Freak sa round 2. Masyadong malawak kasi yung Fernie sa round 2 umaatake, pumupuntos. Yung Freak naman, more on statements na parang gumagawa siya ng shield para hindi siya matamaan ng mga ibabato ni Fernie, which is hindi naging effective kasi yun, more on punches or sibat si Fernie, di ba? So yun, 9-7, so 14 to 16 tinabla ko yung round 1 sa 7 puntos. Tapos ngayon sa round 2, lamang si Fernie ng 2 points. So 16 to 14, Fernie. Round 3. Sige, palakpakan natin. Ako raw si Looney. O, isang konsente, palakpakan natin yung may idol kay Joty. Grupo mo, Kulto Crew. Yung kanta, ang nawawalang tipan.
San mo dinala? Kayo pala dahilan kung ba't nagkandaleche-leche yung revisa. Ha? Oo, kayo. Ang tunay na kulto sa mundo na to. Kayo! Kayong may santo! Lakas na ito ni Manong, talagang alog na yung baba. Bibira pa ng below the belt, kala mababaog niya yung bata. Lahat naman ang binira, biranduling, walang tama. Huling laban mo, 5 years na sa sunugan. Wala ka ng baga! Mm. In short, mahina ka na, bay. Di mo na kayang sumabay. Kung lingwahe ng banyaga ang iyong gamit pamatay, hindi ka uubra sa aral ng tribot balangay. Dahil kung susukatin natin ng lalim bawat talata, iwan to pagdating sa baybayin at alibata. Galing. Yung yabang ibinaba, lumuhod na... Ang galing. Ang galing nun, no? Iba yung... Tangina, iba yung rhyming ni Fernie Tol. Ang solid nun. Sa baybayin at alibata. Yung yabang ibinaba, lumuhod, nagpatira pa. Galing, habang oh. Ikaw ehemplo ng isang maling paniniwala. Ha? At kung usapang kalikasan, ay para kang nakipaggubatan kay Tarzan. Sa Eden dun sa Palawan, upir ang aking bayan. Ito durog at gumagapang, lublob parang basahan. Tsaka, tama na nga, durog na yung kalaban. Shoutout nga pala kay Daging, Andros at Vicente na meron din buong pusong binibigay. Itong gabi, tawagin yung lakbayaw. Kasi tundo, mag-iingay! Okay, round 2. So, I think sakto lang yung binigay nating score sa round 2, no? Kasi round 3 ni Fernie medyo hindi naging ganun kasing lakas sa performance sa round 2. Strongest round ni Fernie yung round 2. Then yung round 3 niya nawalan ng mga ano ng mga punches yon papunta kay Freak, pero napalitan ng mga multis, no. Kung papakinggan niyo ng mabuti yung verses ni Fernie, tangina ang lupit ng mga syllables niya, kaka-rhyme yon. So I think sakto lang yung binigay nating score sa round 2 na sa round 2 na 9 points, kasi bibigyan ko ng 8 points yung round 3 ni Fernie. So, ayun na yung final score, no? 7, 9, 8. So, magkano tuloy? So, 24? Tama ba? 24? O, tama, 24. So, all 3 rounds ni Fernie, 24 points. Ayun lang yung masasabi ko doon, kasi ang pinaka-napansin ko lang doon sa round 3 ni Fernie is yung pinaka-multis niya doon. Pero, in terms of punches, mas marami pa rin yung round sa round 2. Yun lang. Sa rounds 1 and 2 ni Freak, meron na siyang 14. So, kahit ma-perfect, no? Tama ba? Kahit ma-perfect ni... Hindi, pag na-perfect ni Freak yung round 3 na 10 points, tatabla siya dito kasi 24 all. Pero, tignan natin! Baduy! Ganto resulta kapag dilampaso ni Unico! Paano? Parang retaso! Paano? Parang basahan mga retaso niyan liriko! Pinagtagpitagping tugma! Eh, ang kaso ng lilito! Para magtunog madiin yung bagsak, ilalakas ang bigkas at may likido para tumatalsik ang bagsik. Kailangan mo pa munang makarami ng round sa iba so you can get in this bitch ng mabilis. Samantalang ako, tumatlo lang na quickie, nilabasan na God 1 minutes. Ganun. Si Freak parang may pagkaano siya, eh, no? Para sa akin lang, ha? Kung paano siya mag-spit, may pagka... Ano pangalan na ito? Wait lang. Nakalimutan ko lang 'yung pangalan. J Skills. May pagka J Skills si Freak. Kung paano siya mag-spit, no? Kung paano siya mag-deliver. J Skills. Talaga pag sa letra nakikipagtalik, gumagahasan ng bara nang di nagpapanik. Sino ba naman ang di maa-addict? At 'yun ang mga nakita ni Arik. After kong mag-ice skating, dito naman sa pag nag-rhyme scheming ang corny. But I'll just let it slide. Kasi para lang akong nag-skiing sa Fernie. Hindi nyo alam kung saan yun. Search it. Grupo mo, Gumpurza! Holy shit! That makes it harder to beat me. Kasi culture ko ito. Pag inaalay kita sa ritual, literal, dance with my father. Hoy, Navarro! Isauli mo na yung estilo mo, Navarro.
Gawa ka ng bago. Kung ayaw mong butasin yung sentido mo ni Aro. Pinamukha ko ng hindi tutunay, tangay na siya patong galit. Pabato ka ng tundo? Pregalingan mong katunggali. Ito may 38 ni Erning sa bungo ni Asyong. Dali lang itong patumbahin. Gusto niyo gawin ko ito ng mas mahusay? Dali niyo ako sa tournament. Shit! Okay, so consistent naman si Freak dito. All three rounds, medyo ano lang talaga, lack of punches, lack of direct haymakers, or diba? Yung mga pambattle na mga linya, yun yung hinahanap ko sa rounds ni Freak. Pero all three rounds naging consistent naman siya, pero yung punches is medyo bitten, no? Sa round ni Fernie, strongest round niya yung round 2, pero round 3 medyo lumaylay, pero kanya pa rin yan. So 8-7 sa round 3. So 21 points for Freak sa all 3 rounds, 24 naman kay Fernie sa all 3 rounds. So all round 1 tabla, 2 and 3 nakuha na yun ni Fernie para sa akin. Hey, para sa laban niyo. Flip top 1 minute solution. Freak versus Fernie, maging ice pambeses para sa kanilang pareho. Solid yung laban na yun. Ang boto ng urado, 2-1. Magingay para kay Fernie. So yun, Fernie, buti goods yung naging ano natin doon, decision. Yo, shoutout detalyado, Silangan, Joan, Franz, Tapatid, Boss Liljas, yung Sibugay, Basibas, Boss Bimbo, Boss Mix, Boss Kaya, Boss Rogin. Let's go! Yeah, Bombsite Records. Cam Howell is a beats DJM. Wala naman palang ano to. Nakalimutan ko, wala pala tong explanation ng mga judges. So ayun, dito nagtapos yung month of April natin sa Freak versus Fernie. So yung round tuloy yung May, for the month of May siguro tapusin natin muna yung mga hindi ko pa napapanood na battle sa PSP. Ang dami na nun eh, 'di ba? Ang dami na nun. Doon pa lang sa PSP QC meron pa akong hindi napapanood. Although andun ako sa event na 'yon, pero syempre gusto kong ma-review 'yon sa channel natin. Kaya siguro alam ko may mga request din naman dun eh. So, kung may request doon sa PSP QC, tapos yung PSP sa Cebu, ano natin yan, reviewin na natin yan. Okay? So, kita-kits tayo sa PSP, no? Pero bukas, no? Today kasi, or tonight kasi, April 26. Tapos, April 27 is yung PSP Gapo. So, anong mga bet nyo dun? Pero ako, para sa akin, I'll go for Lip Cram sa Overland Zeta. Malakas si Lanzetta, men. Huwag nyo akong i-diss or huwag nyo akong i-bash. Pero hindi sa dahil nakakausap ko si Lip, or dahil sa isa sa mga idolo ko si Lip. Hindi dahil doon. Hindi 'yun yung reference ko kung bakit I'll pick Lip Cram over Lanzetta. Basta I'll pick Lip Cram over Lanzetta dahil alam ko naman na kaya ni Lip lumetra ng mabibigat. Tapos 6 threat Akata, syempre I'll go for 6 threat. May nagtanong na sa comment section at sinagot ko yon, so I'll go for 6 threat doon, kasi kung mag-isip si 6 threat ng mga angles, tsaka pag nambato siya ng mga punchline, sobrang direkte eh. Kaya Akata kasi, yes, malakas, pero ang haba ng setup, tas minsan sa pinaka haymaker is hindi ganoon ka-effective. So maraming nasasayang na linya. Unlike kay Six Threat na kada lines may jab or may suntok. Tapos Sack tsaka Disaster. Hindi ko pa napapanood si Disaster, so I'll hang it up. Shayi Saito, I'll go for Shayi para naman maganda yung maging ano, yung second round. Kasi A-class yun eh. Diba? A-class siya sana. Tapos, sino pa? Pistolero, Poison. Ayun ang mahirap. No? Ayun ang mahirap. Bakit? Kasi Poison 13 nag-champion sa Blackout, which is tinalo niya rin dun si Pistol. Siya yung nag-champion sa Blackout Tournament. Tinalo niya si Pistol dun. Si Pistol naman natalo siya kay J-Black. Back to back talo si Pistol eh. So andun yung instance na babawi
si Pistol, babawi si Pistol para kay babawi si Pistol dun sa dalawang talo niya magkasunod, tsaka babawi siya kay Poison. So andun yung Giggle. So pero ako, kung ako yung tatanungin, ang hirap eh, kasi next round Moth, si Moth naman tsaka si Poison naglaban na rin yan sa, pwede nyo i-search o kung nasa ano, kung nasa YouTube yung battle nila, yung sa Cavite, diba? Kung di ako nagkakamali, yun, search nyo lang yung Moth vs Poison 13, basta naglaban na sila dun. Pero kung ako yung tatanungin, I'll go for Pistol sa ano laban niya. Pero kung magpapakita ng sobrang dikdikan, seryoso na Poison 13 ulit yun, either way yun. Okay, so ayun, di ko na i-mention yung iba, basta abangan na lang natin yung magiging result. Siguro lalabas yung result niyan mga April 28, kasi 27 malamang hindi pa yan tapos, diba? So ayun, kita-kits tayo May 1. PSP muna tayo, okay? PSP yung mga unwatch natin sa PSP, kaya para naman makakahabol tayo sa mga battles, okay? So kita-kits tayo doon, mga kumag. Peace out.